Gagawa tayo ng homemade insecticide para sa mga halaman natin. So ang mga ingredients natin ay dishwashing liquid, cooking oil, sibuyas at saka bawang at isang litrong tubig. So unahin natin lagay ngayon yung isang kutsarang cooking oil. Okay. Tapos isunod natin yung isang kutsarang dishwashing liquid. Okay. Tapos haluin natin mabuti. So dapat hindi lulutang yung oil. Dapat mag-mix siya. So dapat maayos ang pagkakahalo mo. Okay, so haluin natin mabuti. Kapag halong-halo na siya, iwanan mo natin sa isang gilid, tapos gagawin natin yung isa niyang sangkap. Okay? Itong sibuyas at saka bawang. So, kung wala kang blender, hihiwain mo lang siya maliliit. I-blender natin siya ngayon para mas mabilis yung paghihiwa sa kanya. Kung malaki yung sibuyas, kahit isa lang, maliit yung sibuyas natin. So, kaya dalawang ginamit natin. Tapos isang buong bawang. Okay, so i-blender na natin siya. So, dapat may konting tubig pag binlender nyo para hindi hirap. Ayan, may konting tubig. Okay, biblender na natin. Okay, so ito, ibababad natin siya sa 300 ml na tubig. So, susukatin natin yung tubig. So, ito ay 100 ml, tatlo nito. So, 1, 2, 3. Okay. Tapos, ibabad natin siya dito ng 2 hours. Gamitan natin kutsara kasi iba na sa baba. So, antayin natin siya ng 2 hours. Tapos, isasali natin siya doon sa kabila. Kukuha tayo ng mas malaking lalagyanan para magtaas siya. So, haluin din natin mabuti. So, ito yung repellent ng mga insect. Kasi, ano to eh, yung bawang at saka sibuyas. Start mo na kayo. Okay, so naka 2 hours na tayo. Gagawin natin, sasalain natin itong nib na blender natin para hindi siya babara sa sprayer. So sasalain natin siya. Pero hindi umapok. Ngayon, isasali natin siya dito sa malaking bote. Yung dalawang yung sibuyas at bawang. Muna natin 'to. Kasi may bibig siya, hindi siya mahirap isalin. Okay? Okay, so isalin muna natin 'tong oil at saka dishwashing liquid.
Okay? Tapos next, isali na ito sa dito para hindi siya mahirap kasalin sa kabila. Okay. Tandaan natin umangat yung pula. Nilagyan natin sa malaking bote para may takip kasi wala namang ganito kalaking sprayer eh. Ngayon, kapag gumamit ka, isalin mo na lang sa sprayer. So, itagilid mo muna para mahalo ng mabuti. Okay. Tapos, lagyan natin yung sprayer. Okay, so ito na yung pang spray natin sa mga tanim natin. Ano ba? May mga kamatis, luya. Pero gagamitin ito sa hapon pag wala ng araw para kasi baka pag in-spray mo ito sa dahon tapos sobrang init ng araw baka malanta yung dahon. So dapat gamitin sa hapon pag wala ng araw o sa gabi para hindi masunog yung dahon niya or hindi malanta. So mag-try muna kasi isang dahon muna baka sa iba yung reaction ng halaman. So, ito po yung homemade insecticide natin.